Yo, what's up guys? Welcome back to our channel, Kalimay Online po. Nagpabalik, magandang umaga sa inyong lahat guys. Ang ating pong magiging content ngayon ay ito pong 1 piso BSP series coin year 2004. Pero bago lang tayo magpatuloy, sa mga bago lang dyan sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell for more videos. Ayan, alam nyo kasi itong year 2004, napaka common lang itong variant nito. Pero lingit sa kaalaman ng nakararami, mataas po ang value nito. Halos ito po ay pumapangalawa sa may pinakamataas na value ayon po sa NDC, ayon sa Numismatic Guarantee Corporation. At sa kasalukuyan guys, may pinakamataas po na value sa Numismatic Guarantee Corporation ay yung pong year 2003 na non-magnetic. Opo, alos sa ang value nun sa pagkaalala is nasa $11. Napakaganda po ng value ng year 2003 na yun. Halos tinalo po yung hard to find natin dito sa Pilipinas na year 2005. Depende naman po kasi yan guys Kasi ito namang NGC is international po ito. Kaya kung ano man po yung mga value or halaga na kanilang ibibigay sa isang coin, meron po silang basehan at dahilan. Kaya tayo bilang mga nangongoleksyon lang, hindi naman natin pwede saklawan yan. Kasi nga po, sila yung mga Numis Master ng international pansandaigdigan niya. Kung ano yung kanilang binigay na value sa mga coin, yun na po yun. Yun na po ang pinali nun. Itong NGC at Numista, hindi naman din yan sila nakakalayo. Kaya kukumpara natin yan, pupunta tayo sa Numista, pupunta tayo sa NGC para alamin natin, para tignan na rin natin kung totoo ba itong sinasabi ko na itong year 2004 ang may pangalawa sa may pinakamataas na value. So ayan, tara, samahan nyo ulit ako sa ating mga website at doon po natin pagtitibayin ang ating mga sinasabi at impormasyon. Okay, diyan ba kayo guys? Pusin nyo pag hindi nyo tinapos to guys, kayo rin hindi nyo masasagap yung impormasyon natin. Ayan, 1 piso 2014 BSP. Teka, bakit 2014 yung sinerge ko? Okay lang yan, nandito naman yan, makikita naman natin yung year 2004. Oops, talagang naglolo ko ang aking cellphone guys, magpasensya nyo lang. Kung saan siya nagka-cancel yun, bumabalik siya. Ay, nagahanap na ng karelievo itong cellphone ko. Diretso tayo doon sa year, ayan, 2003, tapos year 2004. Ayan guys, 36%, ibig sabihin yan nga, tulad ng sinasabi natin kanina, napaka-common lang itong year 2004 na to dito sa Numista. Kasi makikita nyo, yun, bold letters sa very good, may value rin, fine, very fine, extra fine, almost or about uncirculated. At sa uncirculated, ang condition ay ang value ng coin na ito is 87 pesos na guys. So napakaganda ng value ng year 2004 dito sa Numista. At ito namang Numista guys, ano pa na yung parinig ko sa kanila na sabi ko lagi, Numista, baka naman, hindi ako pinapansin. Kahit ma-sponsoran man lang tayo ng bago cellphone para itong content natin maganda. Kasi sa ngayon guys, hindi pa ako nakakasweldo. No? Kapag nakasweldo, yung mga suswelding ko rito sa YouTube, ipambabayad ko lang din sa mga utang. Yun, no? Ang daming utang. Alam niyo naman, dumaan tayo sa lockdown. Ayan, sinishare ko lang sa inyo. Tapos, ayan, diretso na tayo sa dito, sa NGC WorldCoin Price Guide. Ayan guys, nakalagay, WorldCoin Price Guide, Philippines Coin Price Guide, NGC, Numismatic Guarantee Corporation. Ito po yun, international to guys. Sila yun nagbibigay ng mga value. Lahat ng klase ng coins na ginawa, yung mga rare, kahit yung mga hindi rare, ano, binibigyan na yan nila ng value. Ayan. So, ito. 1995. Ito kasi yung sinasabi ko kanina na papakita ko lang muna sa inyo na yung pinakamataas na value na 1 piso. No? Kasi nga yung 2004, sabi ko, pangalawa yan.
So ayan, nakikita nyo 1995-1996. Yung sa baba, yung year 2003, siya po yung may pinakamataas na value dito sa NGC. Sa grade na 65, ang value na po ng year 2003 is $11. So ang laki po ng diferensya nila. Ano kasi ito eh, non-magnetic tong year 2003 na to, na binigyan nila ng value na $11. Malinaw tayo dyan guys ha. So ito, tignan man natin yung value ng year 2004. Pakita ko lang ng actual sa inyo kung paano natin hahanapin dito sa NGC. Year 2004, 1 peso. BSP. Mali-mali, pati sa pagtatype, mali-mali ako. Ayan, search natin. NGC results. To Philippines Piso. Click natin yan. Bilis na ang internet natin. Kahit, ayan. Zoom lang natin para makita nyo guys. Ayan, magkasunod dyan eh. Siyempre, 2003 tapos 2004. Yung 2004 yung highlighted ng color yellow. Ayan siya. So, scroll nyo lang yan pakaliwa para makita nyo yung value. Napaka-simple lang din ang website nito. Madaling hanapin ang value. Kaya guys, extra pa may value rito, 0.45. Actually, itong 2004 ang may pinakamabang value sa grade na extra pa, 0.45 lang, you know. Pero sa pag itinaas natin, ayan, sa grade na 60, biglang taas siya. Biglang naging $3 ang value ng 2004. Ayan, kung ano man ang dahilan niya, hindi natin masabi. No? Dahil hindi naman ganun kalalim ang ating pag-gawa ng research dito sa coin na 2004. Ano? Sa grade na 63, nakikita niya naman guys, ano? $5 na siya. Na ipag-iwanan yung ibang mga years. Yung iba ay $1 na lang. Ayan, yung mga sumunod na years sa kanya, $1.10 na lang. Kasama na yung hard to find natin dyan dito sa Pilipinas na year 2005. $1.10 lang ang value rito sa Numismatic Guarantee Corporation. Kung ano man yung dahilan nila kung bakit mataas ang value nitong year 2004. Ano? Pwede po kayong gumawa ng research guys, pero hindi na kasi ako makapag-research sa Batchan. Ano? Basta ito, nabibigyan ko po kayo ng information dyan. Pwede po kayo gumawa ng sariling research about sa mga coins natin ano, para alamin ang mga halaga at kung bakit nabibigyan yan ng ganyang halaga. Ayan po yung guys. At dito sa grade na 65, pumailang lang na ang kanyang value, which is $7 na. Ayan. Pangalawa nga, doon sa year 2003, $11 yung non-magnetic. Ayan, ano pong mga i-comment nyo dito guys? Kung bakit ganyan ang binibigay na value nitong Numismatic Guarantee Corporation sa kanyang, dito sa ating mga coins. Ano? Sa tingin nyo, makatwiran ba? Kasi iba naman po yung kalakala na nagaganap dito sa atin. Nagiging mataas ang value ng mga coins dito sa atin. Yung mga hard to find, yung mabababa ang mintage. Di po ba? Tama naman po yun eh. Ayan. Yan, yung aso ko guys, pagpasensyahan nyo na tahol lang tahol yung pag nagre-record ako, madalas yung tahol lang tahol eh. Wala naman tinatahol. So, ito guys, ano. So, yun na, tulad yung sabi ko, mag-comment po kayo kung bakit kanya ng mga binibigay ng value ng Numismatic Guarantee Corporation. At yung ating mga hard to find na especially itong year 2005, napakababa lang ng value dito. Is $1 lang mahigit. Parang hindi sila doon updated sa yung baba ng mintage ng year 2005. Okay guys, doon po sa mga nagtapos ng video, mag-iwan po kayo ng comment sapagkat kayo po ay yung nakapanood ng buo ano, at siyempre yung mag-iwanan yung comment dyan is kung dito sa ating content ngayon. So, at sa mga bago lang dyan ano, sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-on ang bell para palagi kang updated. Ayan guys, so until next time po, God bless you all. I'm up.